Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Radiation to radiating glory. Radiating glory of Jesus Christ. Ang tinutukoy ko pong radiation sa umagang ito ay radiation na dulot ng cellphone. Alam natin na grabe po ang inilalabas na radiation ng isang cellphone. Kaya matapos natin gamitin through voice calls, mainit po tenga natin. Sa sobrang hawak po natin sa cellphone through text and chatting, minsan po namamanhid na po ang ating mga kamay. Kung ang cellphone ay nag-i-emit ng radiation at ang radiation ay pumapasok sa ating katawan, napakasama po nito. Kaya dapat may kaunting pag-iwas o maaari po sana gumamit tayo ng earphone kapag meron tayong voice call. Mula sa radiation ng CP, lipat po tayo sa radiating glory ni Jesus Christ. Hebrews 1:3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Yan po ang mga katangian ni Jesus Christ. Tatlo po yan. Pero focus po tayo dun sa radiance. Si Christ pala ang radiance of God's glory. So mga kapatid, kung si Christ ay nasa iyo, kasama mo, tatamaan ka ng kanyang radiance and you too will radiate. Alam natin na ang buwan o yung moon ay walang liwanag. Yan po ay reflection lang ng araw sapagkat isa lang siyang malaking rock or bato. Alam niyo po, hindi lamang radiation ang problema po natin sa cellphone, kundi ang kanyang addicting power. Kasi all in one. May YouTube, internet, may chat, may text, may voice call, may clock, may alarm, may calendar, may music, may mapa, may apps, may games, may dictionary, may e-books, may files, may emails, may news, may photos, may plane tickets, may payment of bills, cash transfer, browsing, etc., etc. Ang galing po, di po ba? Binibigyan tayo ng convenience. Yes, pero at the same time, may kapalit po yan. Dependency. Ang convenience po na binibigay ng CP sa atin ay hindi libre. Meron po itong tinatawag na the other side of the coin. Kinakain po nito ang malaking oras natin, especially ang oras natin sa ating mga mahal sa buhay. Especially yung oras natin with Jesus, yung prayer time natin, at ang pagbabasa ng kanyang mga salita. In fact, ngayon kahit sa dining table, ang maraming tao, CP pa rin ang hawak. We are developing a country of digital zombies. I suppose you know what a zombie is. Dahil dito mga kapatid, karamihan sa mga tao, they don't radiate the glory of Christ. Honestly, dahil hindi naman talaga nila lagi kasama si Jesus Christ. Instead, ang cellphone. Parang si cellphone na ang naging Panginoon ng maraming tao. 2 Corinthians 5:18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, we are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. May binabanggit po ditong unveiled faces. Kapag meron kang unveiled faces, you contemplate the Lord's glory. Para maintindihan po natin ang veiled at unveiled. Ito po yung veiled. Ganyan po. Ito po yung unveiled. Ito po yung veiled. Bulaga. Ganyan po ang ibig sabihin ng unveiled. Dati po, nang wala pa si Kristo sa atin, tayo po ay merong veiled faces. Nang dumating si Kristo, naging unveiled faces na po tayo, and we contemplate now the Lord's glory, and we are being transformed into His image with ever-increasing glory or ever-radiating glory which comes from the Lord who is the Spirit. Pero paano nga kung ang mindset natin ay laging si cellphone? So we will radiate what we have. We will radiate the CP, the radiation. We will radiate the zombie attitude and our too much dependence sa cellphone. Mga kapatid, ingat po talaga tayo sa cellphone kasi
Pareho lang po ang sistema ng cellphone at ng microwave. Parehong nagdudulot po sila ng init. Ang kaibahan lang talaga yung rate ng init. Siyempre, mas mainit po ang init ng microwave. Marami na pong pag-aaral na ginawa sa MRI, radiation na binibigay ng CP sa matatanda at sa mga bata. Ano ang nangyayari sa brain ng tao sa loob ng 6 na minuto kapag gamit-gamit niya ang cellphone through voice call? Kaya nga, ako lagi akong gumagamit ng earphone kasi nga I am aware. At sa gabi, kapag natutulog na, sana ay patay na ang CP para no radiation at all inside the room. Here is my challenge, mga kapatiran. Paparating na po ang 5G. Medyo dami na po akong inaral tungkol dito sa 5G na ito. But 5G is all about speed. Mbps lang yan. Megabits per second. Ang problema po ng 5G ay mga obstructions, mga buildings na humaharang at nagpapahina sa signal. So ang ginawa nila, mga kapatid, sa New Zealand ay mas maraming cell towers. 2018 nagsimula ang kanilang experimentation. Kaya nga ang ginawa nila, ang kanilang perspective ay 5G could require cell towers on every street corner. Ito po ang matindi po dito. The effect is a tsunami of radiation na magtutuyo sa human brain. So mga kapatid, kailangan po tayong lumayo na ng pakonti-konti sa ating cellphone. Gumamit na lang po tayo ng chat instead na voice calls. Kung hindi talaga maiwasan, gumamit ng earphone. Huwag na po sana mag-computer games kasi sa cellphone kasi optional lang naman yan. Gawa ng paraan. Alam nyo, sa paglayo natin ng paunti-unti sa CP, palapit naman tayo ng palapit sa Lord with unveiled faces. Let us contemplate the Lord's glory. So mga kapatid, isang magandang umaga po. Sana po naka-inspire na naman si PJ o si Pastor Jim at isang maradyating na araw sa ating lahat. God bless, God bless, God bless.